Good morning. So, Mami Judy tayo ngayon dahil may mga pasok ng aking mga chunakis. So, pupuksan ko muna yung pintuan namin dito. Ayan. Sunod natin. Ayan. Ayan. Aking doggy. Nakagawa na ng yelo yung pianan ko. Sasayang ako, guys. Lulutong ko ito. Sardinas. Itong ating maling. Meron pa tayong egg. Luluto tayo ng egg. Bigas. Dito guys, kasi gagamitin niya ng biyanan kung pandilig ng halaman. Yan, pinaghugasan ng bigas. Konti lang kasi maliit lang naman yung sardinas. Gigisa natin siya. Kalahati lang. Thank you.
air fry na ng anak ko yung babauni nilang tatlo. Tinimplahan na niya yan. Marinate siya ng overnight. Ayan. Tatlong egg lang yung lulutuin ko. Pumukulo na yung kanin natin, guys. Ito na ang ating egg. Luto ng ating sardinas. Ready na ang breakfast ng mga bata. So, ito yung sa akin. So, ito yung kanilang mga baunan. Ito yung sa junior high school. Ito yung sa college ko. So, luto na yung ating kanin. Tanggalin na natin. Tayo natin maluto. Babalik ta rin din natin. Later, lalagyan ko ng mga kanin yan. Ayan, guys. Maagang nag-ready yung college ko kasi mas maaga siyang papasok at babiyahe pa siya. Kasi sa Adamson University siya nag-aaral, sa Manila pa. So, 8:30 ang klase niya. So, usually umaalis siya mga 6 o'clock. Kasi pag gantong oras, traffic. Dahil maraming pumapasok ng mga empleyado. So, kailangan maaga ka dun sa terminal para makasakay ka. Kasi may mga bus doon sa Lotto nakapila. So, ngayon, civilian siya for this week muna. Yung akin namang junior high school na babae, mamaya pa namang 7 o'clock ang pasok. Malapit lang naman kasi, walking distance lang. So, hindi niya kailangang magmadaling pumasok. Yung aking pong senior high school, mamaya pa pong 12:30 ang pasok niya. Maaga talaga akong gumigising para makakain ng breakfast yung mga anak ko. Kasi importante talaga yung breakfast, lalo sa mga estudyante. Para may lakas sila buong araw at saka ma-inspire sila sa kanilang pag-aaral kasi may laman yung sigmura nila. Ayan. So, ayan ang ating mommy duty. Araw-araw, paulit-ulit lang. So, gaya nga lang sabi ko, kahit meron akong sakit, no, meron tayong cancer,
parang para sa akin, hindi yun dahilan para hindi natin gawin yung responsibility natin bilang isang magulang. Kung ano yung kaya natin makontribute sa ating pamilya, gawin natin. Diba? Para masaya. Pag nakalis na yung aking panganay, ayan, at saka yung aking bunso, magpapahinga tayo. Lalabas tayo para mag-walking. Ayun ang ating morning exercise. Part ng ating medication. Inintay ko lang yung aking panganay. So for today guys, tatlong anak ko na yung may pasok. Kaya ang may iwan na lang dito ako, yung mother-in-law ko, at yung aking pong aso na si Mochi. Kaya super tahimik na rito talaga. Maghapon mo, wala yung aking mga tsunakis. So yan guys, yung aking aso, nagtataka na yan kasi may nagbibihis na. So ibig sabihin, may aalis. Mochi! Aalis na si kuya? Aalis? May pasok kasi siya bibi eh. May pasok si kuya eh. Maiwan na naman tayo dito, bibi. Maiwan na naman tayo. Oh, nagre-ready na si kuya sa school. Ayun oh. Ayan na si kuya. Papasok na. Diba? Kakain muna siya, be. Kakain. Ayan yung aking poging panganay. Maganda yung polo, nak. Marami doon mabibili. Ayan. Iba, ang lalaki ng mga anak ko. Yan yung aking college. Kakain muna siya ng almusal, then prepare niya ang kanyang lunch. Baon niya sa school. Luto na to. Matanggalin na natin siya dahil luto. Ito yung baon ng aking kain. Ano na mo, Chikoy? Ramdam na ramdam mo na ba? Naaalis na si kuya? Ha? Ayan na si kuya. O, anak ko, anak ko, anak ko, anak ko. Ayan na o. Alis na si kuya. Paalam pa tayo. Ay, doge kong makulit. Uy! Baba. Ayan ang doge kong makulit, guys. Ayan o. Bye-bye, kuya. Ingat ka. Bye-bye. Yan, wala na aking panganay. So, dahil masyado pag maaga, pwede pa tayong mahiga-higa ng konti. Dahil yung aking pong junior high school na babae, mamaya pa naman po ang pasok. Yan, so see you again later, guys. Ang kulit ng aking doggy. Ano na? Sana si kuya. Ha? So, yan. Patayin na natin. Balik na tayo sa ating room.